Good day mga ka-PBA Madness. Northport Batampierre, patuloy ang pagbabalasa ng mga players. Nakatakdangang i-trade ng Northport Batampierre sina Jeric Balanza at Kevin Ferrer, kapalit nina Aldin Bulanadi at Tyrus Hill ng Converge Fiber Xers. Mga ka-Madness, sa ngayon nga ay medyo maganda ang performance ng Northport Batampierre. At medyo nakakagulat nga din na pakakawalan ni Coach Pido Harencio at Team Manager Bonitan, sina Jeric Balanza at Kevin Ferrer. Solid ang pinapakita ni Jeric Balanza sa Northport at masasabi nga natin na isa si Balanza sa mga bumubuhay sa Batampierre this conference. Samantalang si Kevin Ferrer naman ay nagiging role player nga sa sistema ni Coach Pido Harencio ngayon. Pero solid ang contribution na binibigay ni Kevin Ferrer sa depensa at reliable nga din ang kanyang 3-point shooting. Pero minsan nga ay naghahati talaga sila ni Arwin Santos sa playing time. Mga ka-Madness, isa pa rin talaga sa problema ng Northport Batampierre ngayon ay ang kanilang big man position. Kaya kung malilipat nga si Tyrus Hill sa Batampierre, eh maaaring maging solusyon ito sa number 4 position ng Northport. Hindi na nga nakakagulat na bibitawan talaga ng Converge si Tyrus Hill, lalo na't may mga rumor nga na marami pang mga fill arms sa lineup ng Converge ang planong i-trade ni Coach Aldin Ayo. Sa naging unang laban ng Converge this Commissioner's Cup, eh hindi nga pinaglaro ni Coach Aldin Ayo sina Tyrus Hill at Taylor Brown. Samantalang si Mike De Gregorio naman, eh 4 minutes lang ang nilaro. Mababa ito para kay Mike De Gregorio dahil kay Coach Jeff Carriazo nga eh halos nag-a-average si Mike De Gregorio ng 20 minutes per game. Kaya malaki din ang chance na bitawan din ng Converge si Mike De Gregorio, lalo na't makukuha naman ng Converge si Jeric Balanza sa Northport Batampierre. Pagdating naman kay Aldin Bulanadi, eh medyo inconsistent nga ang laro ni Bulanadi. Mahaba na ang ibinigay ni Coach Aldin Ayo na playing time kay Aldin Bulanadi, pero struggle sa opensa at hindi maaasahan sa depensa ang naibigay nito kay Coach Aldin Ayo. Kaya naman nasama ito sa pakakawalan ng Converge. Mga ka-Madness, para sa akin nga eh, sa kabila ng hindi magandang ipinakita ni Aldin Bulanadi at hindi paglaro ni Tyrus Hill sa unang laban ng Converge ngayong conference na ito, eh masasabi kong panalo pa rin ng Northport sa trade na ito. Pwede talagang mailabas ni Aldin Bulanadi yung laro niya, lalo na pwede itong gabayan ng mga veteranong players ng Northport gaya ni na Jeff Chan at Arwin Santos. Samantalang malaki pa rin naman ang potensyal ni Tyrus Hill na maging isang solid na forward sa Northport Batampierre, at malaki rin ang pwedeng ma-contribute nito sa rebounding. Sa kampo naman ng Converge, eh familiarity rin ni Coach Aldin Ayo sa laro ni Jeric Balanza dahil nagsama rin ito sa Letran. At sa pagkuha nga kay Kevin Ferrer na halos kaposisyon ni na Kevin Racal at Geronteng, eh pwedeng dalhin at palaruin si Kevin Ferrer sa stretch 4 position para na rin ito sa run and gun at defensive system ni Coach Aldin Ayo. At sa nauusong small ball basketball, eh pasok na pasok talaga ang style ng laro ni Kevin Ferrer dahil sa kanyang reliable 3-point shooting. Kaya patas lang ang palitan ng Northport at ng Converge Fiber Xers. Kaya mga ka-Madness, sino sa tingin ninyo ang panalo sa palitan ng Converge at ng Northport? At dapat ba talagang bitawan ng Northport sina Jeric Balanza at Kevin Ferrer? Kayo mga ka-Madness, anong sa inyo? At bilang pagtatapos, shoutout muna kina John Mark Cantos, Khalil Rauf Hatulya, JJ C. Boom, Anthony Danieles, Katz Aquino Ducusin, Lawrence Gariando, at kay Safara.